Hindi lahat na pangailangan mo makukuha mo sa company. So, anong gagawin mo sa extra time mo? Kaya tandaan natin, tuwing sasahod ka, kailangan meron kang sahod. Meron kang nasahod. Okay? What I mean is, tuwing sisweldo ka, kahit papaano, may naiwan sa'yo. Good day everyone. It's another day na natapos natin ang ating trabaho. Today is August 15 and today is Monday. Swelduhan ngayon. Kaya pupunta tayo sa SM, sa saglit tayo doon para mag-withdraw. Malamang ang mga ATM ngayon mahahaba ang pila. It's payday. Sasaglit tayo sa SM para mag-withdraw. Pambayad ng tuition fee, pambayad ng bill, at sa lahat ng obligasyon natin. Sana makasingit tayo doon. But I think mahaba mga pila ngayon dahil nga swelduhan ngayon sa araw na ito. Anyway, let's try to check kung makasingit tayo. Traffic. Alright, so andito tayo sa labas ng EPSA at traffic yung sa left side natin. Yun pala yung nasunog. Yeah, kagabi pala, mayroon pala nangyaring sunog dito sa Meralco. Malapit lang ako dito nakatira pero hindi ko alam na may sunog pala kagabi rito. Yung pinaka-opisina ng Meralco, yun ang nasunog. Only this morning ay natanong ako sa mga kasama ko sa trabaho. Yun pala, hindi ko alam. Anyway, buti naman hindi ganun kalaki ang sunog na nangyari. Check natin ang mga ATM booth dito sa SM. Oh, ang haba na ng pila. Check natin sa likod. Usually, dyan sa harapan, mahaba talaga ang pila. Kasi yung iba ayaw nang pumasok. But doon sa likuran, meron pang dalawang ATM booth doon. I-check natin kung kaya ba. Pag mahaba ang pila, di, mamaya na lang tayo mag-withdraw.
Kung mahabang pila, then mamaya na tayo mag-withdraw. Dahil meron pa tayong Bible study mamaya ang pupuntahan. So, check na lang natin kung gaano kahaba ang mga pila ngayon dito sa likuran. Boss, okay lang ATM? Walang laman? Wala. Hindi na gana? Wala. Walang cash? Kaya pala walang pumipila. Thank you. Alright, so hindi pwede. Hindi tayo makapag-withdraw ngayon. At ayaw naman nating pumila ng mahaba dahil meron pa tayong gagawin. So, balik na lang tayo mamaya. Hoping that mamayang gabi hindi na ganun kahaba ang mga pila. Ang bihira, walang cash. Kung kailan maraming mag-withdraw, walang naman yung ATM. Ano ba yan? Anyway, mamaya na lang. Babalik tayo. A few moments later. Lucky? Where's Nala? Where's Nala? Hello mga katoto, nandito na tayo nang sa bahay at hindi tayo nakapag-withdraw kanina. So mamaya na lang tayo mag-withdraw right after ng Bible study. At ito yung routine ko everyday. After work, pagdating ko sa bahay, kakain ako ng hapunan ko na kahit papaano, ito na yung hapunan ko. Hindi na makakain mamaya. So, ito yung routine ko right after work, pagdating sa bahay, kakain ako ng hapunan dahil right after tayong kumain, meron na tayong mga gawain usually every night. So, mamaya, meron kami Bible study na gagawin, parting malabon. So, ipakita ko sa inyo yung ulam ko. Ayan. And then, ito chicken. I think it is pork. At kunting rice. Okay? So, kakain na muna ako at magbihis para sa ating Bible study. Years later. Alright mga katoto, welcome back. Tatapusin natin yung ating vlog sa araw na ito. So kanina galing kami sa Bible study at kararating ko lang sa bahay. At tatapusin natin yung vlog natin sa araw na ito. So pinag-usapan natin kanina is about salary, is about sahod. Maraming empleyado na pag natanggap ang sahod, ang buntong hininga, ubos ka agad. O let's say, sabi ng iba, kulang. Now, basically, talagang meron pong dapat tandaan natin kapag tayo ay isang empleyado o kapag tayo ay nagtatrabaho. Tayo ba ay nagtatrabaho na kung saan palaging kulang yung ating kinikita? Every sahod, parang pag sahod natin, kinabukasan, ubos na. So yan po yung malimit na sitwasyon karamihan sa mga empleyado. Pag sahod ngayon, kinabukasan, ubos na. Now, mayroon ding iba naman na hindi dumaan sa kanila yung sahod dahil ngayong ATM ay nakasangla. Now, I'll give you 3 ways on how to handle our money. Tatlong bagay kung paano ba natin i-manage ang ating sweldo. So, number 1, pag ikaw ay sumahod, tanggalin mo ang 10% dito. Ito ang tinatawag natin 10-20-70 rule. Na kung saan yung 10%, yan po yun ang iyong ibigay sa Panginoon or ibalik sa Panginoon. We called it as tithes. And then 20%, ilagay mo as
savings. And then yung remaining 70%, yun yung gamitin mo pang gastos mo. Let's say, pang bayad ng mga bills, pang gastos sa bahay. So, for example, sumahol ka ng 10,000. From 10,000, 10% of that, that is 1,000, yun yung ibibigay mo sa church. Or let's say, yun yung ibigay mo as your tithes. At yung 20% ng 10,000, and that is 2,000, yun yung itatabi mo. Yun yung as savings mo. And then yung natitirang 7,000, yun yung ibabudget mo ngayon sa lahat ng mga babayaran mo, sa lahat ng pangilangan nyo sa bahay. Eh what if kung kulang? What if hindi sapat yung natira? Ayan ang malimit na mapakinggan natin eh. Hindi sapat. Now una, titingnan mo yung mga pinagagastusan mo. Yung mga gastos na meron ka ba sa buhay ay kailangan ba? Kung yung mga bagay na yun ay parang unnecessary, hindi naman kailangan, unti-unti mong tanggalin. Mga bagay na kung saan hindi importante, tanggalin mo. Nang sa ganun, yung inyong remaining amount o yung natitirang pera from 10% and 20% ay tataas o sapatan. Now ngayon, kung hindi pa rin enough, the next move na gagawin mo, try to earn another income. Ay, hindi naman lahat ng oras nasa trabaho tayo eh. Hindi lang lahat ng panahon nasa kumpanya tayo eh. Meron tayong mga extra time. Sabi nga sa isang quotation, for you to increase your wealth, you must know how to maximize your time. You must know how to use your time. So kung tayo yung tipong tao na nagsasayang ng oras, tumatambay lang, na kung saan pwede naman tayo magkaroon ng additional income, ay wala talagang mangyayari sa buhay natin. Like for example, inubos mo yung extra time mo sa mga bagay na gumastos ka pa, tatambay ka, and then nagreklamo ka na kulang ang pera na sinasahod mo. Kasi sa totoo naman, hindi lahat ng pangilangan mo makukuha mo sa company. So, anong gagawin mo sa extra time mo? Kaya tandaan natin, tuwing sasahod ka, kailangan meron kang sahod. Meron kang nasahod. Okay? What I mean is, tuwing sisweldo ka, kahit papaano, may naiwan sa'yo. May nasahod ka. Yun po yung may savings ka. Kasi napakahirap kapag wala kang savings and then emergencies comes, wala kang emergency fund, then mamumutang na naman. So, naranasan na po namin yan. Naranasan namin sa buhay yan yung ganung bagay. So, really, we need financial literacy. Nang sa ganon, marunong tayo mag-manage ng ating pera. Alright? So, once again, tandaan nyo, mahirap magtrabaho, nakapagod. Kaya tandaan natin, dapat marunong tayo mag-manage ng ating pinagpaguhan. Hindi yung sumildo ka lang, gastos ka agad, wala na. Remember, only spend on things that is important, not on things na nagustuhan mo lang. Alright? So hanggang dito na lang sa pagtatapos ng ating vlog. Those are some reminders or tips kung paano tayo sa sahod o magkaroon ng sahod sa ating sahod. Alright? Once again, this is JB Moto saying, enjoy life, ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye! Way back a year ago.